Ngayong araw na ito ang aming second year anniversary sa pagtira dito sa Australia. Magandang araw sa inyo. So for today's vlog, grabe, napaka-special kasi alam nyo ba, ngayong araw na ito ang aming second year anniversary sa pagtira dito sa Australia. 2 years ago, ito yung flying date na pumasok kami dito and then diretso kami ng quarantine. So for today, ang aming celebration ay simple lang. Baka magpunta lang kami sa city at magtingin-tingin ng kung ano-ano bago doon sa aming big plans, big move. Charot. So ayan guys, papunta na kami doon ngayon. Nandun na sila sa kotse, kaya halika na. Let's go. Samahan nyo kami ulit today sa aming celebration with our 2 years, 2 year anniversary dito sa Australia. Come on. Let's go shopping, Mimi. Or you're gonna go arcade? Arcade. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you. Sweet lemon. Yes, Mimi, are you happy? I'm wearing a crop top. You guys are supposed to be at home, but you came with us to the city. Right, so we're just going to Sweet Lemon, guys, here in Unley once again. Zoobs, ipapakita ko lang sa inyo ang aking pinakalumang sapatos. Pero tingnan nyo naman yung quality. Alam nyo ba na binili ko to sa Japan 2017 yata. So mag-aano na siya, magsa 7 years na siya. Akala ko 8 pero parang 7 lang. It's retiring na kasi I've been using it talaga ever since pag nagja-gym, pag may mahaba-habang lakaran, training, ito lang yung ginagamit ko. Kasi sobrang yung komportable. Binili ko nga rin si King ng ganito eh. Tsaka malapad po kasi yung paa ko, kaya talagang perfect na perfect siya. So sinabi ko na po na magre-retire na siya. Kaya naman, bumili ako ng kapalit. Ito yung kapalit niya, bumili ako ng Adidas. Not knowing na pang training siya, tsaka pwede rin talaga siyang mostly lifestyle shoes siya. So, ito yung ginagamit pag nagte-training ka kasi kailangan daw flat ito, sole, sa floor. Yun yung explanation sa akin. Kasi nagtataka ako nung nilakad ko siya, incline, or tinakbo ko siya, hindi ako komportable. Nasanay ako dito. Dito sa sapatos ko na yan. So, sabi ko, baka may mali. Kaya naman, nagpasya ako na since hindi ito perfect for running or for walking, eh pag nagji-gym ako guys, ang una kong ginagawa, 1 hour akong naglalakad or tumatakbo or nag-i-incline walking. Kaya bumili naman ako ng running shoes. Itong running shoes na to, ang ganda, di ba? Black na lang din yung binili ko para madaling tetnohan.
Kasi yun yung sinabi ko dito, madaling ternohan. So ito, wala akong masyadong kinuhang kulay kasi yung mga pang gym ko, pinakamarami black and white. So ito, running siya or walking. Nagamit ko na siya parehas. Very comfortable siya. And kung talagang gusto nyo ng pang running, this is the best. So, pang running, pang training, at pang retiring. Andito na kami sa parking lot ng gym, guys. So, nakatulog si Mimi at kami ay may time para talaga namang mag-workout ngayong araw ng Linggo. Wala tayong pinipiling araw, guys, basta pag may oras. At oras din si Jaja na pwede nating maisingit. Push lang natin to. So, here we are! Mag-uwi ako ulit mamaya. Kahapon, guys, pinaka-lowest ko, 60.4 kilos. So, sobrang laki nun. Sana mamaya, mas mababa. We'll see! What do you think, Daddy? What do you think is your weight? Now? Oh, you're 83 yesterday. 82.8. Sorry, 82. I don't think I'm any lighter because I had sisig today. I feel very full from what we ate, good. So feeling ko baka mas mabigat. Well, we're gonna start walking for really, long. We didn't eat that much. We didn't eat today. Hello, we didn't eat today. We ate, but not like what we used to. So we'll update you kung ilan na kami. Exciting. Mag-workout na kami ng isang oras. Sabi ko na pumayat na talaga kami ng konti ni Andy. Alam niyo 5 kilos yung natanggal na sa akin. Tapos kay Andy, almost 5 na din. Very light yung pakiramdam. Kasi syempre, di ba, bumababa na yung timbang namin. Tapos, nasa-celebrate na namin every milestone. Tuwing nag-away kami. Nakakakaba. Pero at the same time, syempre, achievement yan sa amin. Ano? Tapos ayun guys, alam niyo 2 years na tayo dito sa Australia! What an achievement also, no? Kasi hindi rin namin alam na tatagal kami ng ganito katagal. Ng kami lang, yung talagang isang buong pamilya na sa isang bahay. Walang ibang tao. Eh si Jaja na sa iba rin nakatira. Pero alam niyo yun, malaking tulong din naman siya. So, salamat. Marami kaming natutunan sa aming paglipat dito simula ng dumating kami hanggang ngayon. Syempre, namimiss pa rin namin ng Pilipinas, pero yun nga, sana makauwi din kami soon dahil 2 taon na kaming straight na nandito. Based dun sa visa ko, sinasabi naman na since PR na ako, pwede na ako umuwi. Pero kung gusto ko din daw na makakuha ng citizenship dito, parang kailangan mo 4 years. Na makumpleto yung pagtira. Correct me if I'm wrong, pero yun yung pagkakaintindi ko dun sa nabasa ko. Tapos, pero pwede akong umuwi. Babayaran ko lang yung, kunyari, umuwi ako ng 1 buwan. So, kailangan 1 year and 1 month ako bago ako maging citizen. Gets nyo, guys? Parang babayaran mo yung inutang mong pag-uwi. So, yun. Wish namin yan ni Andy na makauwi din kami soon. And makita naman din namin yung pamilya namin sa Pilipinas. And, syempre, yung mga friends na may miss mo din,
yung mga nakasama mo for the past years, di ba? Nakakausap ko naman sila, nakaka-text, pero syempre iba pa rin yung nakaka-hangout mo sila. So sa mga friends ko na nakakanood, I miss you guys. Sana na-miss nyo din ako, mga walang ya kayo. Hindi. So ayun guys, kita nyo naman, very basic lang din talaga yung buhay namin dito. Same as with you, I'm sure. Kaya, ayun, thank you. Thank you sa pagsubaybay sa everyday na ginagawa namin dito. Meron man o wala kaming event, nandyan kayo lahat. Na-appreciate ko po yan. Thank you for watching the vlog, guys. Hanggang dito na lang. Bye!